Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng isyu ng bayan. So ito ho, mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share, no, at ito po ay naging reaction ni Maharlika ho sa kaso ni ano ni Jason Saho, mga ka-action, no, at todo po ito pagtatanggol dito sa nasabing dating broadcaster at na-aresto nga ho siya ngayon pero na-dismiss po sa isang kaso. Ano po bang kaso na na-dismiss siya? Okay, ito po yan, isa-isahin ha, pakinggan ho natin to si Madam Maharlika. Ayan po, oh, ayan po siya po ang bida sa ating programa today, no? Yan. May hawak-hawak po siya na papel. Yan po ay court order na Jason Saho, mga ka-action, no? So, ito yun po yung mga ka-action. Para hindi ho tayo magtagal, para magbigay na po tayo ng ating kanya-kanyang opinion, i-play na po natin si Madam Maharlika. Pasok! So, kahapon, viral at trending ang balita patungkol sa pagka kulong o pagdampot o pag-arrest. Talagang viral at trending ho talaga si Jason Sah nung naaresto po siya ng NBI. Talagang viral na viral ho yon at pinag-usapan po, no? Kasi ang grabe ho si Jason Sah, kung alam mo lang, Maharlika. Alam ko na alam mo talaga si Jason Sah, no, ho? Pero hindi ko alam kung bakit mo pinagtatakpan o pinagtatanggol. Ang alam ko po, ang pinaglalaban mo sa ngayon, Maharlika, is katotohanan para manaig ang is katotohanan para manaig tayo ng mga Pilipino na lumalaban sa katotohanan, sa katiwalian na ginagawa ng iilan sa atin ng mga opisyal. Pero dito ho, parang mag-ano po tayo, parang magkanya-kanya ho tayong palitan ng ating mga opinion. Okay, continue ho. Esto, dito kay Mr. Jason Sa. Sirano Ochi, how are you? Akemi Cliff, thank you so much. Legit Maharlikan sa ko. Hello, madam. All right. Sabi ni Miss Makapagat. So kahapon, na isingit natin sa vlog natin na nagtatanong kayo kung ano yung opinion natin dito. Meron nga akong friend, si Don Rolando actually. Nakakilala niya yung kapatid ni Mr. Sonza dito sa New York. Okay, dito sa Amerika. Hindi pa ako makakomment doon kasi hindi ko naman talaga alam yung punot dulo dahil wala rin namang pahayag pa si Jason sa, di ba? Dahil hanggang ngayon nakadetain siya. Pero ang nabanggit sa atin ng ating friend na si Don Rolando, shout out sa kanya, na ang alam ng kanyang kapatid, eh, yung kaso ni JS wala na yan dahil yung complainant yan ay hindi naman nagpapakita. Okay, here's my take. Now, binalita ng mga mainstream media yung ano ang kondisyon o ano na ang you know, status nitong kaso niya. Alright, so sabi sa GMA, tignan natin sa GMA at bago natin ibigay ating opinion, court dismisses illegal recruitment cases versus Jason Sa. So, dinismiss. Okay, mamaya basahin natin yung court decision. Then, ano ba itong isa? Sa Manila, The Manila Times, Jason Sa ordered release but remains in jail. Yes, na-dismiss na nga. So, basahin natin ang court order na na-send sa atin. Ayan ho, court order pong hawak-hawak. Court order. Okay, so nakasulat dyan, nakasaad dyan, tagalin na natin kasi mali. So, about po sa nabanggit ni Maharlika na dismissal, tatlo po ang kaso ni Jason Sa. Yung estafa, libel, at saka illegal recruitment. At ang isa doon ho ay na-dismiss nga po. Under ng Republic Act number 10022 na kung saan yun yung tinatawag na illegal recruitment. Na-dismiss po yun. Pero, provisional dismissal lang po yun. Ibig sabihin ho, pwede pang buhayin ang kaso sa loob ng 2 taon kapag may karagdagang ebidensya o may isang may magko-complain na mga private complainant laban dito kay Jason Sa.
At yun nga po, pinag-utos po ng korte na pwede na siyang makalaya sa nasabing kaso na na-dismiss. Pero hindi pa rin siya makalabas. Bakit? Dahil nga po sa nakabinbin pa rin na kaso, na dalawa niyang kaso na istapa at ang ano po, libel ho mga ka-action. Kaya mananatili pa rin siya sa jail. Okay, so continue. Marlica, basahin mo na yung court mo dyan. Saad dyan na... Okay, order. Okay, People of the Philippines versus Jason Sa. At to the initial presentation of prosecution's evidence on the hearing of the petition for bail, the following appeared. ACP Edward Jason P. Seho. Okay, Public Prosecutor Attorney Torion, Counsel for Accused Sonza in collaboration with Attorney John Miguel Manuel and accused Sonza, a person deprived of liberty, currently confined at the Quezon City Ligtas COVID facility. Upon his motion, accused petition for bail is hereby withdrawn. So withdraw, but sabi dito, dahil ito, private complainants failed to appear. So tama yung sinabi sa atin ni Don Roland. So yun nga ho, kung bakit na-dismiss po ang isang kaso na illegal recruitment kasi hindi ho sumipot ang complainant sa pandinig. Kaya yun naman po talaga eh, kapag hindi ka sumisipot ng mga complainant every na may pandinig, talagang madi-dismiss po ang kaso. Kaya dyan sa mga complainant, kung disidido po kayo na talagang mabigyan ng hostisya kung kayo po ba ay talagang nabiktima na Jason Sa, lumitaw na po kayo. Panahon nyo na po yan na para paninindigan nyo na talagang may kasalanan si Jason sa inyo. Huwag po kayong matakot sa ngayon. Okay? Kung ano po ang ano talaga nyo, paninindigan nyo, hindi yung aatras kayo pag nandyan na. Yun yung mahirap sa mga Pilipino eh. Tuloy. So coming from the sister of Mr. Jason Sa, na wala ngang complainant, okay? Walang nagpo-push ng case na ito. So sabi dito, this is not the first time that they failed to appear upon motion of accused without objection on the part of the people, considering that with the non-appearance of private complainant, so the guilt of accused could not be proved, okay, beyond reasonable doubt. Could not be proved dahil nga wala namang hearing na gaganap dahil hindi nga nagpapakita itong certain na nagre-reklamo sa kanya. So the instant case is hereby dismissed provisionally. So dismiss siya provisionally, then subject to further whatever later. Diba kung mag-appear itong complainant na ito, mga palangga, yung nagdemanda sa kanya. So, wala naman. So, kaya nga dito, sabi dito, the jail warden facility and the mail dorm QCJ is hereby ordered. Oo nga po, provisional dismissal, Maharlika. Pero pwede pa rin buhayin ang kaso sa loob ng 2 taon kapag may karagdagang ebidensya at may lumitaw na private complainant. Hindi po yan talagang dismiss na talaga, no? Kaya may panahon pa rin, may chance pa rin na pwede siyang makulong about dyan sa kaso na illegal recruitment. Yung po yun, Madam Maharlika, okay? Inday! Sus na po, Inday. Akala ko ba tuloy-tuloy na po yung paglaban sa katotohanan? Akala ko ba makabayan ka? Diba pinaglalaban po natin yung maging tahimik ang bansa natin, yung galit tayo sa mga sinungaling, yung galit tayo sa mga gumagawa ng krimen. Pero ano ho ang nangyari, Madam Maharlika, no? Sige, tuloy natin ang pagpapaliwanag mo. Siya nakakalaya hanggang ngayon, mga kababayan. Orlado Nicolás, solid Maharlika na ko. Thank you. So, naalala ninyo kahapon, ang sabi ko, ito ay politically motivated. Ang sabi ko, ito ay politically motivated. You know, itong aking analysis dito. Right. Kung matatandaan ninyo, kung babalikan, hindi pala matatandaan, check ninyo yung mga post ni Mr. Jason Sa. So, ibig sabihin, inaresto siya dahil sa political motivated, Maharlika?
Hindi ba siya pwedeng sabihin natin na inaresto siya dahil marami siyang kaso na haharapin? Kapag kakampi mo, sinasabi mo agad dahilan sa politika kaya siya pinaresto. Maliwanag naman ho na ang kaso niya tatlo. Estafa, libel, at saka illegal recruitment. Paano mo po ma-prove o paano mo mapatunayan dito sa amin na ito ang pagka-aresto kay Jason Sa ay political motivated? Tuloy. Marcos, Duterte Marcos siya actually, pareho kami. Ah, yun naman pala. Yun naman pala, Maharlika. Lumilitaw din ang katotohanan, no? Kaya naman pala, Marcos Duterte pala ito si Jason Sa. Kaya pala, pinagtatanggol mo siya. Pero, tama ba na ipagtatanggol mo ang taong talagang may kaso naman? Yun ba yung sinasabi mong galit na galit ka sa magnanakaw? Pero kumakampi ka din pala sa gumagawa ng krimen. Ano pong ibig sabihin nito, Maharlika? Sige nga po, Inday. Alam ko ho na matapang ka po talaga, no? Matapang ka sa pagsisiwalat ng ano, at nagpapasalamat din kami minsan na nandahil sa'yo, may nalalaman kami na hindi namin nalalaman kasi alam po namin kung gaano ka kadayhard ng mga Marcoses dati. Kaya, pasalamat kami dun. Pero pagdating ho dito, parang iba, no? Kasi sabi mo, makabayang ka. Galit ka sa magnanakaw. Galit ka sa mga corrupt official. Eh dito pala sa mga gumagawa ng krimen, kapag kakampi mo, ipagtatanggol mo. Mali ho po yun, Madam Marlica. Mali ho. Sorry po, no? Sige, tuloy. Critical siya. So actually, hindi naman siya ganun ka-critical like me. Dahil ako, minumura ko pa sila ng bonggang-bongga. But ganun pa man, tignan muna natin dito. Ang pagkakaiba nyo, nagmumura ka. Si Jason Sa, simple lang, pero sinungaling yan. Oo. Sinungaling ho yan, Maharlika. Sa totoo lang. Oo. Kung hindi mo alam, o kung alam mo lang, ayaw mo lang sabihin, sige, sasabihin ko bakit ko nasabi na sinungaling si Jason Sa. Si Jason Sa naglabas ng kung ano-anong balita sa social media na maling information para siraan si Senate Risa Hontiveros. Kung hindi mo alam, sasabihin ko na. Pero kung alam mo lang at nagbubulag-bulagan ka lang at ayaw mo lang sabihin, it's up to you. Ito ho, Maharlika, no? Bakit ko nasabi na sinungaling yung pinagtatanggol mo? Si Jason Sa ay naglabas ng balita, na maling balita sa social media na ito daw si Senate Risa Hontiveros, na dati siya ay isang member ng PhilHealth, ay ito daw ay nakasali sa controversial o ano daw naging corrupt o may kinuha sa PhilHealth, no? At nagsabi pa ito si Jason Sa na sabit sa katiwalian sa PhilHealth si Senate Risa Hontiveros. Oo. And then, nagsabi pa na ang kuha daw ay sinisingil si Senate Risa Hontiveros ng 100,000 million. Pero, ang nagpatunay po yun na hindi kasama sa katiwalian si Senador Risa Hontiveros sa sinasabi ni Jason Sa ay isa sa mga staff at COA at walang katotohanan mismo na sila ay nagsabi na sinisingil si Risa Hontiveros ng 100 million. Oo. COA po yun, nagsabi, at isang staff ng PhilHealth. Oo. Diba? Lumabas po yan na katotohanan at napak-check po yan ng Rappler at News 5. Alam nyo naman po ang hangarin ng Rappler at News 5 ang alamin ang katotohanan. Ngayon, paano nyo po masabi na malinis itong sinasabi mo Jason Sa? Diba, Madam Maharlika? Huwag po tayo magbulag-bulagan. Kung talagang ikaw makabayan at galit sa korupsyon ng mga asa, korupt ng mga opisyal, at ikaw ay talagang dumalaban para sa bayan, huwag po tayo magtakip ng mga taong ganito. Kahit man kaibigan mo, kahit man ano, pag mali, mali. Dahil hindi pwede ipaglaban, Maharlika, ang mali. Okay? Tuloy. Sa Manila Times, bago natin tuloy-tuloy yung reaction at bago natin sabihin kung si Liza Smugs ba ang nasa likod nito.
nadawit si Lisa. Eh, dahil ang babae niyan ang punot dulo ng lahat ng kawalangian sa bayan natin. Sabi ng The Manila Times, okay? Jason sa ordered released but remains in jail. Former newscaster and talk show host Jason Sa has been ordered released from detention following the dismissal of criminal cases filed against him before 2QC Quezon City Regional Trial Court but opted to remain in jail. Okay, kailangan siyang panatilihin daw sa jail dahil dito, Sonsa's decision stemmed from another commitment order that was issued to him to remain. So, to detain at the QCJ or the Quezon City Jail Quarantine Facility Barangay Payatas over a libel case filed against him. Over a libel case filed against him. Filed pa lang. Hindi pa siya convicted katulad ni Maria Ressa. Okay? Right. Oo, tama ka ho, Marlica. Hindi pa po siya convicted. Kasi masasabi lang ang isang tao na convicted kapag mahatulan na. Mm-mm. Okay, sige, ituloy ho natin para maintindihan ho natin. Then, gusto siyang panatilihin sa jail dahil meron pa siyang nakabindi na kaso. Mga kababayan, hindi siya convicted. Wala pang verdict, pero ang QCJ ay malamang sa malamang ay may basbas yan ng ahas. Hindi pa siya convicted eh. Bakit siya i-remain sa kulungan? I hope yung mga abogado ni... Alam mo, Maharlika, paano mo nga sa amin mapatunayan na ang may pakanan yan ang sinasabi mong Lisa Smang? Mag-present ka ho ng ebidensya para naman makatotohanan. Kung yun po ay haka-haka lamang, mas maiintindihan namin. Pero kung talagang idinidiin mo na si sinasabi mong Lisa Smag ang may pakanan niyan, mag-present ka ho ng ebidensya para makapaniwala ho kami. Okay? Kaya po siya nakabinbin at hindi nga po siya nakalabas, no? Dahil nga po may 2 cases pa siya na hinaharap na iniimbestigahan pa at kailangan sa pandinig yan, ha? Ha? Yung libel at saka estapa. Mabigat po 'yun, Maharlika, di ba? Oo. Kaya hindi po siya makalabas. Okay? Naiintindihan mo ba? Okay, kung hindi mo naiintindihan, bahala ka na. Go. Mr. Jason sa ay magagaling at ilaban niyo po yan. Next, dito sa article, a jail official who requested anonymity told the Manila Times via Viber that Sonza, who reportedly refused to talk with anyone, even with some politicians, until his cases were over. Alam mo, kaabang-abang to eh, yung pagsasalta ni Mr. Jason sa, kaya malalaman natin sa kanya direct from his statement later, and I can't wait for that. Okay, sabi ko, gusto na pinili niyang manahimik muna. Okay, ayaw niya muna magsalita. Okay, by Friday, his libel case will be... Alam mo, nag-aabang din kami kung paano magpaliwanag si Jason sa kung may mukha pa ba siyang iharap sa taong bayan. Oh, pareho po tayo nag-aabang, Maharlika, sa totoo lang. Aabangan namin kung ano ang depensya niya sa ano, sa pag-interview sa kanya, kung ano ang masasabi mo, Jason, sa na ganito-ganito, etc. Tingnan natin kung maka ano pa ba yan, kung makatitig pa ba yan sa camera ng diretso. Oo, di ba? Kung nag-aabang ka, nag-aabang din kami, Inday, Maharlika. Totoo lang. Pareho po tayo nag-aabang, ha? Abang-abang po tayo. Tong Friday na ito, his libel case will be heard and he is expected to post bail amount 10,000 for his temporary liberty. Ihira pa lang po. Again, hindi pa nga siya convicted pa lang, guys. Another statement here, aside from QCRTC Branch 215 Judge Edita Mina Aguba of Branch 100 decided to dismiss the case against Sonza due to the repeated non-appearance of private complainants. Yun nga kanina. So upon motion of accuses without objection on part of the people, considering, okay, that with the non-appearance of private complainants, the guilt, of the accused could not be proven beyond reasonable doubt, so the instant case is hereby dismissed. Ayun, yung binasa ko kanina.
The judge ordered, okay, so the judge ordered the release of Sonsa. Sonsa was scheduled, ito ang eksena, alam niyo to. Sonsa was scheduled to leave for Hong Kong on July 18 when immigration officials took him inside at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 for an interview. The former broadcaster was later prevented from boarding his flight after it was discovered that he was a pending case of estafa. So, in interview siya, okay, then nakita nila, sinilip nila na meron siyang pending case na estafa at yung libel na yan, kung ano man yan, but wala siyang full departure order. At wala siyang verdict na siya ay convicted fellow. Diba? Wala, hindi siya convicted. Ayan, si Don Rolando, ayan ang nagbigay sa akin. Gandang gabi sa lahat ng mga Kamahalikans. Ngayon, sabi dito, nung in-interview siya sa ng Bureau of Immigration sa airport, this prompted, okay, nung nalaman na may kaso-kaso siya, this prompted the Bureau of Immigration to detain him temporarily. So dahil nalaman lang, trip-trip lang ang immigration, so detain muna siya. At tinransfer na nga siya sa presuhan. Alam mo, kasi paulit-ulit mo sinasabi na hindi nga convicted. Oo, alam po namin yan, hindi nga po siya convicted. Kasi matatawag lang po ang isang tao na convicted kapag nahatulan na po. Oo. At saka natural po yun na arestuhin si Jason Sa ng mga NBI o whatever na mga kapulisan natin dyan, ng mga opisyal ng gobyerno, pwede po siyang arestuhin dahil nga ho, may pending case siya na tatlong case. At hindi po pwede arestuhin ng isang tao kung walang arrest warrant. So ibig sabihin na inaresto po siya, may warrant po ang nag-aresto sa kanya na hawak-hawak po ng mga aresto ng mga officer. Yung po yun, Madam Maharlika. Okay, so kanina ka pa kasi paulit-ulit na hindi nga siya convicted. Oo, alam po namin yan, hindi siya convicted. Mm-mm. Pero hindi siya pwede lumabas ng bansa dahil may kaso siya, may warrant siya. So nataimbingan siya na nakita doon sa, sabi mo sa Bureau of Immigration, inaresto siya, di ba? Kasi lalabas siya ng bansa, eh baka mamaya hindi na siya bumalik. Di ba? O yun po yun. Okay, tuloy. Oh, it's about, okay, so here's my take, mga kababayan. Sige. Itong nangyayari kay Jason sa ay message ito sa taong bayan ng makadimonyong gobyernong ito na kapag ikaw ay critical ka sa gobyerno ay kaya ka nalang i-detain, kaya ka nilang pigilan na mamasyal, na maglabas sa bansa kahit walang whole departure order, kahit hindi ka convicted. Why? Mga kababayan, alam mo sa sinasabi mong makademonyong gobyernong ito, hindi ko man sabi na ayaw ko sabihin, banggitin na ako makademonyong gobyerno na to. Kundi para sa akin parang ano lang, walang saysay ang gobyerno na ito. Opinion mo po yun ang sinasabi mong makademonyo. Okay, agree po ako dyan na parang walang saysay ang gobyerno po ngayon. Okay. Pero dyan sa sinasabi mo na walang whole departure order ang nasabing Jason sana yan at hindi siya convicted, alam mo kasi Maharlika, may kaso ka nga po at may arrest warrant ka nga po. So that time, na timingan lang ho, na doon sa Bureau of Immigration, kaya nga po siya pinigilan na lumabas dahil po may arrest warrant siya. Inaresto siya. No? Kaya alam po natin na pare-pareho tayong lumalaban sa mga katiwalian na ginagawa ng gobyerno ng iilan sa ating mga opisyal. Magkapareho po tayong pinaglalaban doon. Pero sa part dito, sana naman huwag mong ipagtanggol ang mali. Dahil uulitin ko po sa iyo, Maharlika, ang mali ay mali. Masaya ka ba? Masaya ka ba na hindi haharapin? Kung kaibigan mo man yan o kakilala o kakampi mo yan kasi kapwa naman kayo supporter, sabi mo kanina Marcos siya at saka Duterte, no? So naiintindihan po namin yon kung kakampi mo. Pero sana naman po pagdating dito, eh wag naman po natin ipagano. Matutuwa ka ba na aalis siya ng bansa samantalang may haharapin siya ng mga kaso? Alam mo ba? May marami siyang naperwisyo dahil sa kasong estafa. So ibig sabihin may naano talaga siya, 'di ba? Masaya ka ba? Na ganoon. Eh, 'di ba galit ka sa magnanakaw? Galit ka sa korupsyon sa mga opisyal na korap?
O, bakit ganito? Bakit ganito? At saka may kaso pa siyang libel. Sige nga, Maharlika. Paano mo masabi sa amin na makabayang ka? Paano mo masabi na pinaglalaban mo ang sarili mong bansa na sinilangan? Kung ganito ang maging reaction mo na tudo-tanggol ka sa taong may kaso? Di ba? Yun, dito tayo nagkakaano-ano. Dito tayo nagkatatalo-talo. Pareho tayong pinaglalaban ang labanan, ang mga katiwalian, at magbibigay tayo ng boses para malaman ng gobyerno kung ano po ang ating mga hinain, at malaman ng gobyerno na nakabantay po tayo sa kaban ng bayan. Pero pag ganito ho, Maharlika, na alam mo naman na tatlo, may, ang isang tao na may tatlong kaso ay tudo-tanggol ka pa. Ako ho, Maharlika, direct to the point po tayo. Kapag ako may mga kaibigan na mga ganun-ganun-ganun, etc., etc., may mga kaso, eh, sasabihin ko pa, advice ko pa, harapin mo ang kaso mo. Pagbayaran mo yan, ginawa mo yan, lalo-lalo lang na perwisyo mo ay ang iilan sa ating mga taong bayan. O, di ba? Di ba? Dapat ganun, Maharlika. Hindi natin pwede pagtanggol na alam naman natin na talagang proven na may kaso po siya kasi hindi naman siya aarestuhin kung warang mga complainant. Di ba? Yun nga lang, na-dismiss nga po ang isang kaso niya na under ng Republic Act number 1002 na sinasaan na tinatawag na illegal recruitment dahil sa hindi nag-a-attend ang complainant sa bawat pandinig. Kaya na-dismiss. Pero provisional pa lang po yun. Pwede pa po buhayin ang kaso sa loob ng 2 years kapag may karagdagang ebidensya at may public or private complainant. Yung po yun, Maharlika. Tuloy. Meron po siyang binitawang salita. Hindi niya pwedeng pagsinungalingan ito. Okay? Diyan sa loob ng kanyang mga nasasakupan, dahil demonya yan eh. Okay? Ang sabi niya, ng lahat ng mga hindi niya gusto sa nakapwesto, wherever sa gobyerno, or kahit na na-appoint na ni Kuting, na-appoint na nila, ang gagawin daw, pag hindi niya, pag trip niya, pag sobadoy, yung mga pagmumuka, okay? Or hindi niya trip dahil maaring boyfriend to na, best friend kita o friend kita. So, sabi ni Lisa... Okay, wala na po akong pakialam dyan sa kung ano man ang mga sinasabi mong Lisa Smug. Wala na po akong pakialam dyan. Basta po, ako, ikaw, pareho po tayong layunin. Ang labanan, ang mga katiwalian, at mga corrupt official... sa pamamagitan ng boses natin para marinig ho nila ang ingay natin, para marinig po nila ang saloobin natin. Wala na po akong pakialam kung ano sasabihin mo dyan kay sa sinasabi mong Lisa Smug, pero dito po sa pag-react mo na pinagtatanggol mo po ang isang tao na alam mo naman na may mga patong-patong na kaso, eh hindi po ako agree dito, Maharlika, no? Pagpasensyahan mo na po. Kung ikaw po talaga ay makabayan, patunayan mo. Wala kang kinikilingan, lalong-lalo na sa mga taong sangkot sa mga kriminalidad. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.